That's why he called me and recommend Mr. Wally to try to why does he have the power? Yeah.
Chairman, in respect, hindi ko po kilala si Wilson D. Baka Wilson de Jesus po siguro. De Jesus, kilala mo? Ang pangalan po nito, ang pangalan hindi ko po kilala, alam ko lang, eh yung naglalaro ng poker doon, ang pangalan ni si Garfield at saka si Martin. So hindi ko po alam yung buong pangalan nila. Kilala mo yung tao ito? Kilala po. Ito? Yung kung sino po yun, si Chair. Kasi Wilson de Jesus po, yung kilala ko po tayo. Kaya ka, bilibilibit ka na, naglalaro ngayon ng poker si Miller, si Martin and Garfield. Ito, kilala mo si Jesus Wilson. Yes. And the member said that Jesus Wilson will do 10 million to Garfield, to Garfield, to this Jesus Pero. Si Corpus Martin Carcido. Ha? Ito si Martin. Kilala ko. 10 million. Martin. Opo. So ito yung unang 20 million. Opo. 10 million po sila. Tama. 10 million. Opo. Tapos si Wilson Nicolon, si Garvin, kumawa nila 30 million. Opo. So wala na po. Jack lang ordered the giving of the money. Ang sagot niya is, oo, pumayag kayo mga pinag-uutangan natin. So pinapalabas nila na hindi galing kay Jack lang yung ultimate na order. So clarify natin, saan ba talaga galing yung pera? Okay, good. It's clear to my mind because they said earlier. Who gave the money? Who is the source of the money? Let's hear it from there. The source of the money is their player, di ba? Yung may lisensya binigay sa Sir Parkfield. Ang pinagalingan ko ng pera, yung kapit sa amin po na nasa bota, nagagaling ko sa sasakitin. Hindi ako nagbigay dahil kumutang isang client na namin yung dadak lang na next game. Dahil nga po may problema lang. Mr. Sombrero, sir? Mr. Chair, Your Honor?
hindi ko po kinuha yung 10 million. Pinadala po sa akin kasi 25 million pa o 50 million yung balance para mabuo yung 100. Eh 25 lang ang, kahit 25 makakuha lang. Hindi pa yung kumuha. Balance na po ako. May inabot sa atin sa atin sa isang bank. Kahit pa paano ito. Ano ito? 10 million. Sa record na si Sir Lawino. 26, alas 11 ng gabi. Yun po ay nakalagay sa akin ng affidavit. So saan po nabot na yung 10 million? Noong umuwi na po ako, pero may pinadalang 10. So nung gabi po na yun, nauna na, dahil inaasikaso namin sa Puntana yung mga paglipat ng Chinese na mapunta sa pila dahil nagagalit na yung consul ng Chinese Embassy, nakipagtulungan na lang po kami. Sa tulong din naman ni former Deputy Officino na marilis sa pila yung total ng 425 detainees. Sir, alerita ko yung argument. Sir, kanina po nabot tayo yung 10 million. Hindi nga po. Nung palis na po ako, tinanong ko sa kanila, hindi na po kami magkita-kita. Kaya kinabukasan, na nagpunta kami sa bank ko, kasama si Alex, Norman, at saka si Mr. Jack Lam, at kasama yung abogadong pina-inorganize namin upang makipag-usap kay Mr. Andrea Domingo. Kaya nawalan po ng pagkakataon. Nung pag-uwi namin sa, ano, sa pagpunta namin sa doon na natin ibigay itong 10 million, sobrang na tama naman yung tiktikututan, wala pa namang nare-release. Kaso sa ipag-usapan na muna natin dahil napakamahal ang bayad sa ito. Tumawag si Wally, pinaharap daw sila Commissioner Albusino at si Robles na magpapaliwanag daw bakit hindi pa nakakalabas yung mga tao. Yun ang salita ni Wally, which is okay naman. Sinundo pa nga, may CCTV na nag-sure, sinundo pa ni Nila Norman, na dumating sila, kumuha ng kwan po, room 5149 sa Crown Hotel. Pagdating, sabi ni Mr. Albusino, kailangan pa raw ng 500 or 50 million. So ang ginawa, tumawag sa akin si Norman, ano decision? Naghiwalay, wala na pinag-usapan. November 30, Wednesday, holiday. Wala pa rin nakakalabas sa tao, holiday. Okay? Dito na may simula ang gulo. December 1, nagpatawag po ako ng meeting kay Atty. Fortun kasi magpapapress ko na kami. Nagpatawag ako ng meeting kay Atty. Fortun, kay Atty. Sabio, ako, si Norman, si Alex, niya, si Commissioner Albusino. Nagpatawag sa kanya, sabi ko, speakerphone mo. Okay? Ano sabi? It's in your hand. At pag walang 5-4, walang mangyayari mo sa tao na. Mr. Wally, tinanong niya ako, nagkausap na rin siya. Tumawag kay, ano, in-speaker ko niya rin, ang sabi niya, tumawag naman sa ito sa buhay ng Albusino. Ang sabi niya, nagkausap kami. Pero, sinabi namin na ayaw na magbigay at magpapapress ko na dahil sa sinara niya yung telepono. Huwag niyo nang ibigay yung 50 million. Tama na yan. So, yun ang sinabi ni Wally. Magulo na. Tapos, tama na yung bakery? Kay Wilson. Ano? Kay Wilson. Natuloy mo yung press ko na yun? Natuloy mo. Nasa issue yun eh. Pagka-press mo na, may pa-press. I'll just have check on the press ko. Ilaw rin pa kay Patay. I'm sure to Al Wally. So meron. December. Ano rin ito? December. 16. Ang
Yes, Your Honor, November 26. He told me that he would give me instructions when we will to give the money to him. I reported this to Alex the following day, November 28. Alex is... Yes, Your Honor. So, sinabihan mo si Mr. Sabero na don't give the money. Unang bigay pera. Hindi, also... Nasa kanya pa? Yes, Your Honor. It's with you. Confirm, Your Honor. Confirm. Hindi mo isasauli kay Sakira. Maliban pa po, sasauli po, kaya lang po, maliban po, may mga pinag-usapan. It should be paid to you because... Hindi po, yun. Wala. So, ano yung pinag-usapan yung iba? Kasi po may mga legal expenses. Kung mapapansin po, mayroon ako, 1,066 ang average sa acceptance fee is 25,000 per head. And the step is of 900,000 acceptance fee pa lamang. Ay, 2 million pa lamang yung panggasa sa mga abogado. Kaya yun, augmentation po yung kung sakaling patuloy po. Is it true that on October, hindi na daw, hindi ka kumalas 2 million? Hindi po, hindi. Your Honor, if you would just allow me to... I'm allowing you. There are three versions, Your Honor. And Your Honor, nandito po si Gerald Kalima na magpapatuloy sa unang version at saka pangalawang version. Yung version muna po, kaharap po si Isabel Morente at saka si Gerald Kalima at saka silang dalawa. Noong December 8, sinabi nila na may na-receive silang 48 million. At yung 48 million na yun, anong binigyan nila, kulang. Dahil 50, bakit 48 lang ito? So, iniisip nila, kinuha ko. Yun po yung sinabi niya sa harap ni Diyan Kalima. Yun po yung unang version. Yung pangalawang version po, yung press con nila. Yung press con po yung pangalawa, ang sabi, binulungan ko sila na kinuha ko na yung 2 million na parang balato. Ano naman po yung version ko? Ang version ko po, Mr. Chair, if you allow me, kung makikita po kung sa camera, wala nang litro yung pera. No way for me to get 2 million. Saan po nang galing? Noong 6:30 na po ng umaga, doon sa parking area, doon po sa likuran ng sasakyan, nagkasundo po kami ni Mr. Lucina na pondohan yung legal sapagkat 1,360 hindi po kaya ng immigration na mag-process ng dokumento. Kaya I asked him to organize a law firm. 1.5 hours nang bigay niya sa akin po yung pera, I called Attorney Rodel Guzman, 8 o'clock in the morning, that there is already 2 million in